umaga po muli mga bro, sa umaga po nito, sa araw po nito muli tayo muli niyo ako samahan. Meron po tayong ire-repair. Ito po ay isang TCL 21 inches CRT TV Blue Dot. Dinala po ito, itong TV na ito dito. Ang problema daw po ng TV na ito ay ang display niya ay rainbow. After ilang segundo, nagsha-shot up po, namamatay yung unit. Ngayon, ang gawin natin mga bro, checkin natin. Ipa-plug ko lang yung unit, tingnan natin kung anong magiging, kung ano ang problema ng unit na ito. Ayan, ipinlog ko na mga bro. Yun, nag-oscillate na siya. Tingnan natin yung kanyang display. Yun, rainbow. Rainbow siya mga bro. Yan ang lumalabas doon sa kanyang display. Nagre-rainbow siya. Nasabi nung after na segundo, namamatay daw. Nagsha-shot down yung kanyang voltage. Yun. Namatay na. Ngayon mga bro, checkin natin. Buksan ko lang yung likod. Okay mga bro, di bali ito na buksan ko na yung likuran niya. Nalinis ko na rin, nilinis ko muna bago ko ipakita sa inyo kasi masyado marumi. Konti lang naman yung dumi niya. Ngayon makikita naman natin mga bro, wala namang indication na dumobo yung kanyang capacitor overloaded, no? Makikita naman natin na maayos naman yung kanyang mga component. Wala naman indication na may sunog. Siguro mga bro, ang maganda niyan ay mag-voltage checking muna tayo. Tuloy natin mga bro, di bali ito na ibaliktad ko na. At yung ating tester ay nakasit na tayo sa DC volt, nilagay ko sa 200. Tapos yung ating negative na test prod, inilagay na natin sa, ayan, nakakonekta tayo sa body ground. Ngayon ang gagawin na lang natin ay magpa-plug. Ito yung aking dibali 100 lang ako, iisang kamay lang kasi kasama na yung pagbibideo mga bro. Dibali ipa-plug ko muna yung ating unit at mag-check tayo dito sa ito, sa B plus nya. After nating mag-check, tingnan natin kung magsha-shutdown uli yung kanyang kung mamamatay uli yung unit. Ipa-plug ko lang mga bro. Dibali hindi aba dibali yan. Yun, standby na siya. Op, nag-oscillate na siya. Check tayo dito mga bro sa P plus. Yan. Tingnan natin kung 111 yung kanyang voltahe. Ngayon, antabay lang tayo. Tingnan natin kung magsha-shut up na yung kanyang, kung babagsak ang kanyang voltahe natin. Ayun, nag-standby na siya mga bro. Standby na. Naka-ano pa rin ako sa B plus. Tapos tingnan natin yung kanyang voltahe. 77, standby. Naka-standby siya. Ngayon mga bro, ang ayan, naka-ano pa rin ako, 77, naka-standby pa rin siya. Bubunutin ko muna yung kanyang saksak. Dibali, check mo natin mga bro. I-check muna natin yung ibang voltahe. Yung ibang components, i-check natin itong 200 volts. Itong kanyang heater. Check natin kung bakit parang nagpo-protect siya. Nag-oscillate naman. Gumagana naman. Ibig sabihin, nag-open siya, nag-oscillate siya. Kaso nga lang, nagda-drop yung kanyang voltahe. Bumabalik siya sa standby mode. I-check natin yung ibang parts. Ito katulad nitong 200 volts. Itong heater. At yung iba pa, katulad nitong mga 14 volts na kung titingnan, kung inyong babaybayin itong ito. Itong parts na to, itong positive 14 volts, ang tagus niyan dito ito, diode,
papunta yan dito eh. Ayan. Papunta rito yan. Ayan. Tapos itong negative 14, dito yan eh. Itong negative niya, ito yung diode, ito yung positive niya. Ayan. Ang connection niyan, papunta rin siya dito eh. Ayan o, dito. Che-check muna natin mga bro. Dibali mag-voltage checking muna natin. Tayo. I-check ko muna to. Itong, ano, kung ilan ang voltaheng lumalabas dito. Dibali una muna natin check mga bro yung ano. Check muna natin itong ano. Itong heater. Baka kulang sa supply kaya ganun rainbow eh. Check muna natin to. I-set ko lang itong ating tester sa AC. Salagay ko siya sa 200. 200. Kasi ang supply naman nito AC to eh. 5 volts to. Kung di ko nagkakamali, 5 to 6 volts to eh. Itong ano to, AC. Di bali ipa-plug ko muna yung ano, yung unit mga bro. I-ano ko lang, i-set natin itong ating ayan, i-ano ko lang para makikita natin yung ating ano, makita natin yung kanyang ayan, ayan para nakikita natin, tas yung kanyang button. Bali, pa-plug ko lang ulit mga bro natin. Yun, standby na siya. Standby. Tapos pipindutin ko lang yung kanyang button. Yun, nag-oscillate na siya. Check natin, doon naka-easy tayo eh, oh. Check natin itong heater. Dito tayo mag-check sa may resistor. Ito. Yun, oh. 4.8 yung kanyang voltahe. Yan. Ngayon, i-check natin itong ano, itong 200 volt. I-set natin siya sa DC. Lagay ko sa 600 kasi 200 volts. Ano yan eh. Yan. Check natin. Ay, nag-ano na siya. Bumalik siya sa standby. I-off ko uli mga bro. Sandali lang ha. I-off ko. Nag-standby siya eh. Nag-off uli yung ating unit eh. Ano ko uli. Ayan, naka-standby na siya. Pindutin ko lang dito. Okay, nag-oscillate na siya. Check natin mga bro yung kanyang 200. Yung 200 volts, dito na tayo. Sa ganito. Sa diode niya. Ayan bro, mga bro, makikita nyo yung kanyang voltahe. Salip na 200 volts. 252 ang lumalabas sa kanyang. Dapat 200 volts lang to eh. Ang taas. Eh bro, patayin ko muna. Baka may ma-damage pa eh. Pinatay ko, ano no, in-off ko muna mga bro. Kung inyong napansin mga bro, makikita nyo naman ano, na yung supply kanina, nung itest natin, itong 200 volts na to, mataas. Umaabot siya ng 250 volts. Dapat 200 lang siya eh. O kaya mga 198, 199. Yung mga normal niya, 200 volts sakto, mas okay sana. Pero kung 98, 199, okay sana. Pero mataas masyado siya. 253 volts yung lumalabas na supply na galing kung dito ka mag-check sa may diode. Meron na siyang dinaanan yun. May dinaanan na siya. Dumaan na siya ng resistor, tapos dumaan siya ng diode. Tapos pag supply dito, 253 volts ang samantalang itong capacitor natin, kung di ako, capacitor, itong filter capacitor na to, ano to eh, 250 volts, 10 microfarad kung inyong makikita. Ito yan. Saan ba yan? Ayan o. 200 ano lang to eh. Kita ba? Medyo ang hirap kumilos mga bro. Yan. 200 ano lang to eh. Ayan o. 250 volts. Teka, ayos ko lang mga bro ha.
Ayan o, 250, 10 microfarad lang yan. Kung sumobra pa sa voltahe, baka pumutok na yan o sumabog yan. Kaya masyadong mataas yung ating, mataas masyado yung supply na lumalabas dito. Ngayon kung mapapansin nyo, itong 200 volts na to, itong collector at saka itong B plus, halos sa may ano yan eh, magkakasama itong tatlo na to eh. Yan yung tatlo na yan. Itong 200 volts, itong collector at saka ito. Halos may magkakaugnay itong tatlo na ito eh. Ayan. Ngayon, itong collector na ito, maaring dito yan. Itong capacitor. May capacitor ito eh. Ito itong capacitor. Itong collector yan. Ito siya dyan eh. Yan, di ba? Itong collector, itong emitter niya. Papasok siya dito. Ito. Itong capacitor na to. At saka, itong capacitor na to. Papunta yan dyan eh. Yan. O yan, pag ganun. Itong capacitor na itong dalawa na to. Checkin natin to mga bro. Baka mamaya nag-change value to o kaya ito baka nag-change value, tumaas o bumaba. Check natin, check ko to mga bro. Tanggalin ko lang itong dalawa na to, i-check ko kung nag-change value sya. Dibali, bago ko pala checkin to mga bro, to yan at saka itong capacitor na to na konektado papunta dito sa edge out, ito sa horizontal yan, bago ko checkin ko muna pala to. Itong sa 200 volts, meron siyang resistor yan eh. Checkin ko muna to, baka nag-change value rin to. O kaya itong, ito, itong diode na to. Ito yung diode. Ibaliktarin ko lang mga bro. Yan. Itong, yan. Yung dalawa na yan. Yung diode na yan at saka yung resistor na yan. Ito, mababa lang naman to. Halos ano to eh. Parang resistor fuse lang to, baba niya lang 1 ohms lang. Tingnan lang natin to, checkin ko to. Baka ano na to, open na to. Tapos itong diode, titingnan natin, checkin ko mga bro to. Itong resistor na to, kasi diyan yan eh, 200 volts punta siya. Pero kung open yung resistor na to, kung open to, kasi parang resistor fuse to eh. Kung open yan, wala sanang supply dito. Ang checking ko na lang mga bro, itong diode na to, baka may leak na to. At saka checking ko na rin itong capacitor na to, itong maliit na capacitor na to na nandun sa likod. At saka itong ating filter capacitor. Checking ko muna to bago ako pumunta dito sa ano, dito. Ayan, check ko muna mga bro. Idibali, ipopost ko lang sandali. Idibali, okay mga bro. Na-check ko na itong mga capacitor at saka yung nandito. Itong idibali, na-check ko na mga bro itong diode na to. Okay naman siya, wala siyang leak. Buo naman ito, okay din naman to. Ibig sabihin yung mga piyesa nandito, wala naman problema. Maging itong filter capacitor, wala naman siyang walang problema. Ngayon na-check ko na rin itong ating capacitor ito, tsaka itong capacitor na to, na-check ko na to. Ito yan mga bro, baliktad ko lang ito mga bro. Yan. Dibali, ito yan mga bro, ito. Itong dalawa na to. Ang ano niyan ay ito. Medyo mahirap lang kumilos mga bro. Naipit na. Ayan. Naipit na yung ating ano. Ayan. Ayan. Ito yan mga bro. Yan.
CBB 23, at saka tong isa ay CBB 81. Kibali yan, chinek ko na yan, wala naman siyang wala naman problema, di naman nagpalit ng kanyang di naman nag-change value, okay naman. Ngayon mga bro, ang gagawin ko ganito na lang mga bro. Hindi ko pa nagawa to, pero ngayon ko pa lang gagawin. Tatry natin kung uubra to mga bro. Dibali itong side na to, ito kasi ito konektado siya diyan eh. Yan. Pupunta siya dito eh sa dito sa horizontal. Tapos itong capacitor na to, pag ganun din niya, pupunta sa horizontal. Ngayon, itatry ko mga bro na magdagdag ng capacitor. Hindi ko pa to nagagawa, pero itatry natin. Subukan natin kung uubra. Magdadagdag ako ng capacitor dito kung maglalagay. Di bali, meron ako ditong mga capacitor. Meron akong capacitor mga bro. Pipili na lang tayo kung ano yung ating gagamitin capacitor. Ayan. Meron akong mga capacitor dyan eh. Mga bro, isang kabay lang kasi ginagamit ko, kaya medyo mahirap. Ayan, mga capacitor na yan. Hanap tayo ng capacitor dyan na ilalagay natin dito. Iyaano ko lang mga bro, kasi yung isang kamay ko ay nakahawak sa cellphone. Yun, nahulog na. Ayan. May mga capacitor to eh. Iba-ibang capacitor to mga bro. Dito kung ano pwede nating ilagay, 400 volts ito, ang rin ano ba ito, CBB 81, kaparehas nyo na doon itong green na isa na to, ay driver rin to. Iyan ko lang, taob ko lang mga bro. Yan, nahulog na, kakahulog ito. Ano ba ito, CBB 81 din. Itong isa na to, CBB 81. Itong isa 2000. Ito, try natin ikabit to mga bro. I-connect natin dito. Tingnan natin kapag kung mailalagay natin to rito. Check natin tong ano, itong kanyang 200 volts kung mapapababa natin, kung magdadagdag tayo nito, kung anong magiging resulta kung sakaling maglagay tayo nito dito, kung kaya nating mapababa itong 200 volts. Di bali ipopost ko muna mga bro, ililigpitin ko lang to para walang kalat, tapos ikakabit ko na to, tapos babalik ko na ako sa inyo. Di bali mga bro, na i-connect ko na yung capacitor na kaninang ano, yung CBB 81. Na-connect na natin siya. Ngayon, ang gagawin natin mga bro, ipa-plug natin yung ano, ipa-plug natin yung unit, tapos che-checkin natin yung kanyang B+, tapos che-checkin natin itong 200 volts. Tingnan natin kung napabababa nung capacitor na to yung voltahe na dating 253 volts, kung mapapababa natin to ng 200 o mas mababa ng konti. Tingnan natin. Tapos check muna natin yung kanyang B+. Itong B+, kung hindi maapektuhan. Di bali, ipa-plug ko lang mga bro. Okay, yun, standby. Yun, nag-oscillate na siya. Check natin yung kanyang B+. Ayun, 110. Ngayon, check natin yung kanyang kanyang bro, 200 volts. Diode niya. Checkin natin yung kanyang 200 volts. Hindi po. Meron na po ako eh. Ayun mga bro, kung makikita nyo, 189. Bumaba siya. 189.7.8. Dapat 200 volts, 189 pumapatak. Tapos check natin yung kanyang B+. Plus.
109.7. Ngayon mga bro, check natin yung kanyang display. Di bali, ganun pa rin. Di pa rin nagbago mga bro. Kung mapansin natin mga bro, hindi nagbago yung display niya, ganun pa rin. Pero kung makikita natin mga bro, yung kanyang B+, ayun oh, 109, hindi na nagda-drop yung kanyang boltahe. Hindi bumabagsak yung kanyang boltahe. Kanina, napansin natin na kapag ka nag-on ang unit, after mga ilang seconds, nagda-drop yung kanyang boltahe. Tapos check natin uli yung kanyang yung kanyang 200 volts dito tayo sa may diode. Check natin yan. Ayan o. 190. Continuous pa rin mga bro. Check uli natin yung B+. Yung kanyang B+. Yan. Nasa B+ ako. Makikita nyo mga bro. 109. Firm na yung ating voltage. Ibig sabihin hindi na nagda-drop yung kanyang voltahe. Ngayon, ang atin namang pupuntahan mga bro, hahanap naman tayo ng iba pang problema nito yung sa kanya namang kasi yung kanyang display ay ganun pa rin rainbow, pero yung boltahe natin ay firm na, hindi na siya nagda-drop. Naayos na natin. Ngayon ang ating aalamin naman kung bakit naman ganun yung display niya, hindi pa rin siya nababago, na rainbow pa rin. Ngayon naman mga bro, kanina ang problema nitong nagda-drop yung kanyang boltahe dahil siguro nagpo-protect dahil masyadong mataas yung kanyang 200 volts. Pag umaabot na siya, dapat 200 volts lang siya, umaabot siya ng 253, kaya nagda-drop yung kanyang boltahe. Siguro nagpo-protect. Ngayon nagawa natin ang solution sa pamamagitan nitong nilagay nating capacitor. Nag-drop na yung kanyang voltage. Okay naman, hindi na siya namamatay, nag-off yung, hindi na bumabalik sa standby mode. Ngayon ang problema naman ay yung kanyang display, ganun pa rin, rainbow. Ngayon, kanina inalam natin itong 200 volts, itong collector at saka itong B+, magkakoconnect siya. Ngayon, itong heater na to, na supply naman siya dito sa CRT, itong heater na to, itong 60 volts, itong positive 14 volts at saka itong negative 14 volts, magkakoconnect yan. Konektado yung apat na to. Yan. Ito lang ang hiwalay sa lahat, yung ABL. Talagang walang connection siya sa lahat. Itong ABL. Pero itong cathode heater, yan, magkakoconnect yan. Hindi ko na lang siya matester dahil isang kamay lang kasi ginagamit ko. Pero kung makakaroon kayo ng ganitong klaseng board, itry nyo magkakakonnect yan. Ngayon alamin natin mga bro, itong katulad nitong negative 14 na to, negative 14 volts, tsaka itong positive 14 volts, kung saan ba ito papunta? Kung titingnan nyo, yan, kung babaybayan natin yan mga bro, yan, yung positive 14 volts na yan. Ayan dyan. Ito diode. Kung babaybayin yan, ayan, papunta yan. Ang tagos nyan dito, mga bro. Dito. Susupply nyan dito. Ayan. Tapos itong negative na to, ayan. Medyo maliwanag lang, bro, mga bro, kasi nasa arawan ako eh. Ayan. Hindi ko masyado makita, maliwanag yung camera. Ayan. Tagos niyan dito. Ayan. Bababa yan, punta dito. Ang tagos niyan mga bro, papunta rin dito sa negative dito. Ayan. Ngayon, titingnan natin yung voltahe. Magbo-voltage tayo. Che-check natin. Kung baka may depekto. Kasi kapag ka may depekto, walang supply to, hindi kumpleto ang voltaheng pumapasok dito sa pin number 2 and pin number 6. Minsan yun din ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung display, tsaka nagkakaroon ng problema yung kanyang unit.
Ngayon magbo-voltage checking tayo sa ano, che-check natin yung voltahe dito mga bro. Ipa-plug ko lang yung unit. Okay mga bro, di bali naka-plug in na yung ating unit, maandar na yan. Kung che-checkin natin, teka, check natin sa B+. Ito yung B+. Yan yung B+ niya, check natin. Ayun o, 109. Ibig sabihin, nag-oscillate na yung ating ano, unit. Ngayon, check natin to mga bro. Itong positive. Yan, yan. Ito yung supply niya. Itong supply niya. Check natin mga bro. Bali, ito. Ito yung supply niya. Ito. Yan. Yeah, itong diode na to. Tingnan natin to kung ilan voltahe nito. Eh mga bro, tingnan nyo. Dibali 12.5 yung voltahe na yan. Galing yan dun sa positive 14. 14 volts. Ngayon, ang ano nyan, positive 14 volts, medyo malinaw lang mga bro kasi nasa liwanag ako eh. Nahirapan akong tumingin. Kung titingnan natin, hindi ko kasi masundan sa camera. Ito yan. Punta dito. Ito. Ito yan. Medyo malikot lang yung ating camera mga bro. Check na lang natin mga bro itong ano. Itong pin number. Ito. Ito yung pinaka ano niya. Supply niya. Ito, itong diode na to. Check natin kung may voltahe. Ayan, naka-connect na ako. Check natin sa, ano. Ayan, meron siyang 13 volts. 13 volts. Ngayon, ito, ang supply niyan, papunta siya dito mga bro. Sa pin number 6. Ayan, pin number 6. Check natin kung ilan. Ayun, 13.9. Medyo nasisilaw lang ako bro, mga bro kasi nasa liwanag ako. Ngayon, check natin to mga bro, i-check natin tong pin. Itong pin number 2. Check natin kung may voltahe ba to. Ito yan mga bro. Pin number 2. Yun mga bro, wala siyang voltahe. Oh, wala siyang voltahe. Ngayon, nahirapan lang ako mga bro kasi isang kamay lang ginagamit ko. Ngayon, nahirapan kasi ako mga bro. Yeah. Wala siyang voltahe. Ngayon, i-check natin itong pin number 6 uli. Medyo nasa initan kasi ako mga bro. Check yan. Check natin. Dahan lang. 13. Yun. 13 volts. Ngayon, balik uli natin mga bro dito sa pin number 2. Medyo nahirapan ako mga bro. Hirap kasi pagka isang kamay lang. Ayan mga bro. Wala siyang voltahe. Ngayon mga bro, gagawin ko, i-aalisin ko to. Tatanggalin ko muna tong vertical IC na to. Che-checkin natin baka may problema. Okay mga bro, di bali ito na, tinatanggal na natin. Siguro ipopost ko muna, tanggalin ko muna, medyo matagal magtanggal kasi nito eh. Kasi marami siyang pin. Ipopost ko muna, after na matanggal ko na siya mga bro, ipapakita ko na lang sa inyo. Okay mga bro, di bali ito na, natanggal ko na yung IC.
naalis ko na yung mga IC. Pero yung IC, mga bro, na vertical IC na nakalagay dito, wala akong ganung klaseng number. Meron ako dito, ito yung kanyang ano, IC na nakalagay dyan, yung STB930028. Wala akong ganitong klaseng IC. Meron ako, ito mga bro, pares lang naman to, 7 pin, hindi makita yan, LA78041, 7 pin yan, 7 pin yan, 7 pin, itong isa 7 pin din to, pares lang naman ang function yan, itong STB93028 tsaka itong ito yung ilalagay natin na bago. Wala kasi akong ganun eh, na stock. Ito na lang ilalagay ko. Di ba, ito ay 780. Medyo malabo 'yan. Yan, LA78041. Ito yung i-install natin dito, mga bro. Ito yung ilalagay natin. Ipo-post ko muna, mga bro. Tapos babalikan ko uli kayo pag na-install ko na. Ah, ito na, mga bro. Di ba, naibalik ko na. Yan na. Na-install ko na yung ating yung vertical IC na pinalit natin, yung LA78041. Ngayon, ang gagawin naman natin uli, mga bro, mag-voltage checking uli tayo. Check natin, mga bro, uli itong pin number 2 at saka itong pin number 6. Kasi itong diode na to, kung mapapansin dyan, ano yan eh, papunta yan dito eh, yan to. Yan, tapos itong 2 na to, ito, yan. Yung ito na yung paganyan pababa. Yan eh, yan. Yung papunta dito. Yan. Papunta siya dyan, yan. Dito. Kaya itong dalawang to, dapat may supply ito eh. Ito may supply din dapat ito na 12 volts o 13 volts eh. Tapos ito may supply din ito eh. Tapos ito negative to eh. Negative yan eh. Negative volts yan. Pag ganun yan. Papunta yan dyan. Yan. Papunta rito yan eh. Yan. Yan. Ang takbo niyan papunta rito eh. Yan o. Yan o, sa negative papunta rito. Ngayon ang gagawin natin, mga bro, ano, mag-voltage checking tayo. Di bali ipa-plug ko lang yung ano, yung unit. I-plug in ko lang, mga bro, yung ano, yung TV. Ito ipa-plug in ko natin. Yun, nag-oscillate na siya, mga bro. Check natin una, check uli natin yung B plus. Yun, 109. Check natin uli yung kanyang 200 volts, kung hindi ba nagbago. 190.2. Ngayon, mga bro, check natin ngayon yung kinabit natin na ano. Yung ikinabit natin na ano. Dito tayo muna sa pin number 6. Yan yung pin number 6, check natin. Meron siyang 13 volts. Tapos check natin itong pin number 2. Yan, pin number 2, check natin. Yun, meron na siya 12.5. Yan, 12.5. Tapos yung sa gitna, yung ground, ito dapat meron 'to eh, negative ano din 'to eh. 12 mga 12 negative 12 'to eh. Yan. Check natin yan. Nasa gitna tayo. Ayun o, negative 12.5. Yan. Ibig sabihin, ngayon mga bro, check uli natin yung B plus. Kung hindi nagbabago, hindi bumababa, hindi nagdadrop yung kanyang voltahe. 109.9, parang 110 na rin. O, 110. Naglalaro siya sa 110, mga bro. Balik tayo sa 200 volts. Yung 200 volts niya, dito tayo sa may diode. Tingnan natin kung hindi magda-drop. 190.3. Okay. Ngayon mga bro, check natin ngayon. Nag-oscillate na siya. Check natin ngayon kung may ano siya, kung anong lumabas. Tingnan natin, mga bro. Yun, oh. Kita niyo, mga bro. Ayos na siya. Lumabas na yung kulay blue niya. Ngayon, ang gagawin na lang natin, mga bro, ay
lalagyan natin siya ng antena para makita natin kung ano ang kalalabasan. Okay mga bro, di bali ito na, kumuha tayo ng ano, TV Plus para mas maganda yung kanyang display. Di bali ikinonek ko na ito sa ano, sa dito sa TV, sa likuran. Di bali ang gagawin na lang natin ay ipa-plug ko lang tong ano, TV Plus. Ayan na natin, ipa-plug ko. Ayan, late lang, ayun, nag-ano na siya, standby na siya mga bro. Ngayon, ang gagawin ko naman ay ipa-plug naman natin itong TV. At hintayin natin kung ano ang magiging display niya. Kung naging successful ba yung ating ano, yan. Di bali, lumabas na, pero ang kulay niya ay kulay pink. Pink ang kulay mga bro. Okay. Tingnan natin. Yun. Medyo okay naman na ang kaso kung mapapansin nyo mga bro, parang ang kanyang kulay ay kulang. Mapula siya. Tapos blue. Parang kulang yung kanyang kulay. Tsaka yung kanyang may double image siya mga bro. Double image. Makikita nyo yan o. Double image yung kanyang ano, pinaka-display niya. Yan o. Halos humihiwala yung ano, yung kulay. Yan. Humihiwala yung kulay niya o. Halos ano, double image siya. Di bali ano to mga bro, ayusin muna natin to. Di bali ipipix ko lang mga bro. Anhin natin yung sa likod, yung sa o-ring niya. Check natin mga bro. Okay mga bro, di bali yan o, okay na siya. Wala na yung kanyang double image. Medyo maayos na kung makikita nyo. Ang problema lang dito, kung mapapansin nyo, yung kanyang kulay masyadong mapula. Pero yung pag-ayos ng double image niya mga bro, kung tatanungin niyo kung saan, dito lang yan mga bro, kung halimbawa makapansin nyo, itong o-ring na to sa likod na nyo, yan, yung dalawang yan na sa likod, pihit-pihitin nyo lang yan. Yan, pihitin nyo yan, para maayos yung image, yan. Kaya, yun lang ang pinihit ko, kaya makita nyo, yan, okay na siya, oh. Wala na yung ano, double image niya. Ngayon, ang isa naman nating ayusin mga bro, yung kulay niya. Medyo parang mas lamang yung pula. Parang kulang, ayusin natin to mga bro. Ipipix natin mga bro. Di bali, tuloy tayo mga bro. Kanina nakita natin yung display niya. Okay naman na. Medyo lumabas na yung kanyang display. Ang nagiging naging parang problema lang sa display niya yung kanyang ano, yung kanyang kulay. Parang mas lamang yung red. Isang parang nagiging kulay pink. Pwedeng dito sa CRT. Pwede rito. Maring may loose. Ang gagawin ko na mga bro, di bali magre-resolder muna ako rito. Resolder ko muna yung mga naka, yung mga RGB niya rito. Tapos yung kanyang connection na RGB, tapos yung kanyang 200 volt tsaka yung heater at tsaka yung kanyang ground papunta rito sa ano, i-resolder ko muna mga bro. After ma-resolder ko yon, balikan ko kayo. Check natin ulit mga bro. Ipo-post ko lang sandali para hindi masyado mahaba yung video. Di bali na ito na resolve ako na yung mga connection niya. Na resolve ako na siya. Pati yung dito sa baba, yan, na ano ko na siya, na-test ko na. Di bali nag ano ko, yung continuity ako, dito sa kanyang 200 volts, yung kanyang heat, tsaka sa ground, tsaka dito sa RGB niya, pati yung supply niya, na papunta naman dito, okay naman, wala namang lost connection. At di bali, hindi ko na rin pinakita mga bro, di bali nag-voltage checking na rin ako dito, wala namang problema. Ayos naman siya. Ngayon, ang ano lang nito mga bro, hindi ko lang alam kung kapares lang ito nung sa katulad sa China na TV. Sa China TV kasi,
iisa lang yung kanyang IC tapos memory. Ngayon ang gagawin ko mga bro, subukan kong tanggalin to, palitan ko ng bago. Tingnan natin kung magano siya, 'di ba? Kung ano magiging display niya. Tatanggalin ko 'tong memory. 'Di ba? Ipo-post ko ulit mga bro kasi medyo mahaba yung ating video eh. Ipo-post ko siya tapos sa ikakabit ko na yung ano, ipapakita ko sa inyo ipapalit na ano na memory. Yan, di bali natanggal ko na yung IC, yung kanyang memory. Ito, natanggal ko na yung memory niya. Di bali yung tinanggal kong memory, mga bro, ito. Ito yung memory na inalis ko na dito. Ito. Kita ba? Medyo malabo. Yan, kita ba? Malabo yata. Yan, oh. 2-4. Ano si? Medyo malabo siya. Makita. Yan. Ito yung ano. Di bali, ito yung... Ito yung tinanggal kong IC. Yun. At mal ba to? Yan. Ito yung tinanggal ko. Ngayon, papalitan ko mga bro. Ito. Ito yung ipapalit ko. Itong IC na to mga bro, ano to eh. Galing to sa... Diba galing to sa ano, sa... Sa ano, China board. Galing to sa Astron. Itong ano na to, siya nating ilalagay dito. Ikakabit natin. Ito experiment lang to mga bro kung uubra. Kasi hindi ko pa naman na nagawa to. Sa ibang TV, katulad ng mga China TV, nagagawa ko to. Nagpapalit ako ng IC. Pero itong IC na to, ay itong memory na to, yan, itatry kong i-ano dito. Ikabit. Tingnan natin kung ano, kung uubra ba siya, kung magiging maayos ba yung display. Di bali, i-install ko muna dito mga bro. Ito mga bro, di bali na i-ano ko na, na i-install ko na, na ibalik ko na dito yung ano. Ngayon ang gagawin natin mga bro, ano natin, subukan natin i-plug yung unit, tingnan natin kung ano ang magiging display. Di bali, ipa-plug ko lang mga bro. Di bali ito mga bro, ito na yung ating ano, ipa-plug ko lang. Punta lang ako dito sa harapan. Yan, di bali nakataob pa yung ating board, yung ating TV Plus sa ito, naka-on na siya. Di bali ipa-plug ko lang mga bro. Yun, nag-oscillate na siya mga bro. Tingnan niya natin kung anong lalabasan. Yun o, kita niyo mga bro. Ganda na ng kulay. Oh, di ba? Ayos na mga bro. Di bali ganun ko na lang kasi mga bro baka tayo ma-copyright. Pero makikita nyo naman sa baba. Yan oh. Oh, di ba gumagana na siya? Maganda na yung kulay niya. Iangat ko ng konti. Yan. Hindi ko na ipakikita yung ano kasi baka tayo ma-copyright. Yan, nakita niyo mga bro. Maayos na yung kulay niyo. Hindi na yung katulad kanina na halos sa ang kulay niya ay pula. Ngayon, makikita nyo, meron na siyang kulay. Maayos na siya. At ito na yung ating ano, yan. Yan. Nakataob pa yung ating ano, wala pa siyang speaker. Kasi, ayan, nakataob pa siya. Oh, ayan. Uy, pumula. Yun, bumalik ulit sa kulay. Joke lang yun, mga bro. Pero yan, kita nyo, maayos na yung kulay niya. Hindi ko lang siya maiangat ng husto. Baka tayo maka-copyright. Pero makikita nyo mga bro, ayos na yung kulay niya. Okay? Di bali, siguro hanggang dito na lang mga bro. Kung sakaling nagustuhan nyo yung ating ginawa sa araw na ito, kung meron naman kayong natutunan at nakatulong sa inyo, lalo na doon sa mga baguhan, huwag nyo naman kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell para kung halimbawa may mga susunod pa tayong mga gagawin, ma-update po kayo. Hanggang dito na lang siguro. Salamat muli sa inyong pagtsatsaga.
At sana'y pagpalain po muli tayo ng Diyos. Marami pong salamat muli sa inyo mga bro. God bless po sa inyo.